Now, let's talk about the breeding season because we all want to know paano po nyo inihahanda at piniprepare ang ating mga mares and stallions for the breeding. Ito po ang ating breeding season. Start na po ngayong February, di ba? Opo. So, paano ito dahil yearlings na po ito, hihiyaan mo na sila lumaki, mag-develop, mag-grow dito sa ating farm. At hihintay natin sila na ibaba. So, yes, para sa kanilang practice. Ma'am, kailangan pong everyday teasing kami. Everyday teasing? Opo. So, hindi pala pwede na, halimbawa, gusto kong pakastahan itong kabayo na to. Hindi, hindi ganun. Everyday, pag nag-teasing kami, kailangan namin mag-reflux o mag-iriga, ginagawa po namin yun para maiayos namin yung breeding. Pwede po ba namin makita kung paano kayo nag-teasing? Opo, pwede po. Gagawin nila ngayon, makita natin, susunduin nila yung mare, tapos susunduin nila yung teaser. Si prepare nila dito sa ating mating area. Papakitaan nila tayo yung step by step, ano bang ginagawa nila, preparasyon. Ito si self-worth. Okay, so ano pong gagawin natin kay self-worth? Ma'am, yan yung ating itites para makita natin yung pag-hit niya. Mm-mm. Sige, sige pa. I-start na natin yung pag-observe dito sa ating mare. So, ito na yung ating mare. Wala na lang ginawa is, pinasok na yung ating mare dito sa stable. So, kapag settled na yung ating mare dito, tsaka nila kukunin yung teaser. So, yung teaser natin, ito, usually, mga mas maliliit na kabayo to eh. Opo, yung mag-teaser natin, ma'am, ay imported yung dating stallion. Dating stallion ng teaser natin opo, dito? Si Global po, Global Warrior. Si Global Warrior, neto, ba yung kagista ko naalala nyo, si Global Warrior. Eh, nakikita natin itong mga karerado. Opo. So, yan, papakita natin siya. So, ito po, ano po gagawin na natin na up next? Bigay na lang, mapakapit na gayaan, at itutok sa ating stallion, ating teaser. Pagka tinitease po, pinapaamoy lang? Ma'am. So, ulo to ulo lang? Meron. Ayan, ayan, paparating chicks na. Chicks lang, ma'am, siya. Ito yung ating, ano? Teaser. Teaser natin, si Global Warrior. Tamang-tama, no? Dahil February, Feb 14. Diba? So, ang gagawin natin, okay, ito, lang, ito yung ating mirror. Yes. Ito yung ating stallion. Natural reaction ba yun? Opa lang. Natural na ako na mag-amyo kabayo nga eh. Inaamoy ng kabayo. Ay, oo, yun, nakikita natin. May movement yung vagina ng ano, mare. So, that's what you call flushing. Something na parang nawiwiwi siya. And for the stallion natin, yung teaser na tinatawag natin, ganyan lang din ang reaction niya. Yes, ma'am. So, makikita na lumalabas naman po siyang ubit-ubit. Gano'ng katagal po ang teasing? Mamaya, pag nakita ng mga bata na gaya na nagpa-flash niya, na nag-report na po yan, bigat yung mga hours na hihit ka sila, yun lang. So, gano'n lang kabilis lang ating flashing? Apo, gano'n lang po. So, everyday ginagawa apo sa kanila yan. And then, after ilang days, ilang after weeks? After 3 days po. Yung after 3 days po nung sumura nung una niyang flashing po, service na po siya sa third day. Ah, service na. So hindi siya basta-basta pwedeng ipakasta kahit nakita niya nagka-flashing na agad po siya. May ano po, minsan po kasi pagka nakatatlong araw po, minsan nawawala na rin po yung flashing na ayaw na po ng mayor. Ayaw na? Opo, kaya po mo. Okay. Kailangan i-monitor po talaga yung ano niya. So naka-monitor kayo siya? So, alam mo katulad nito, pang ilang days na nito pang ating mare? Pang 2 days na po yan ngayon. Pang second, so bukas. Ah, bukas po. Bukas, itatry na siya its service. Ah, ilang tries yun sa service natin? Dalawa po. Pang third day po, tapos teasing po ulit, tapos pang limang araw po, service po ulit, pag landi pa po siya. Tapos teasing na, continue na po yung teasing. Mm-mm. Mag 15 days to 18 days, ano na po yun? Unang ano po ng examen ng veterinary kung nagka-meron po ng laman. Ah, okay. So kinakapa na ba 'yon o hindi? In ultrasound muna. Ultrasound lang po. Dukot lang po, dukot. Ah, dukot lang. Okay. So 'yan.
So, ganun lang kabilis. Kung makikita nyo, reaction ng stallion natin. Dahil teaser lang siya. Hindi siya pwede basta. Ayun, 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 ayun. Tingnan mo. Ayun. Nagbubibilang din ba siya? O nilalabasan dun siya. Hindi, hindi. So, kailangan talaga ma-insert bago siya mag-come. So, ayan. So, tapos na yung ating teasing. Kawawa naman tong si, ano natin? si Global Warrior. Kawawa talaga malaging papil niya sa park. Pero, pagkaganyan, yung mga teaser natin, di ba, pagtapos sila mag-tease, nagbe-behave naman sila, hindi sila nagagalit. Hindi po, mabait. Mabait naman, talaga mabait. Siya. So, ayan. Kaya lang, ma'am, siguro na minsan nasakit yung kanyang chan kasi nga po, hindi siya naging absolute. Oo, nakikichismis yung mga batang ano, mga batang kawayo, nakikinood dito. So, ito na siya. So, yan yung ating mirror. Naka-second day na, bukas service na siya. Ayan. So, nandito yung mga kasama natin sa farm. So, nandito sila. Ayan. Kaway kayo dyan. Ha? Pinakabata, ma'am. Gano'n na po kayo katagal dito? 15 years, ma'am. 15 years! Wow, 15 years! Ang tagal na. Sino pinakabata? Ito, ma'am. Bunso ko to eh. Bunso ko. Junior, ma'am. Junior. Yan ang pinakabata, ma'am. Yung nakaputi na yun. 19 years old. 19 years old ka lang? Sama bata, ano? Pero anong ginagawa po nila? Usually, umaga, nilalab tagalabas ng kabayo, tagapakain. Ino-observe din nila yung mga kabayo natin. So, alam nila tumingin naman mga colic, ganon. Yes, ma'am. Yan. So, importante talaga yun eh. Na sa, yung mga nag-aalaga, kasi sila yung 24 hours nakasama. Kung may marinig, di ba? Kung meron silang mapansin. Yung little bit of that information, kapag nasabi mo agad, at naagapan agad, ay malaking tulong para dun sa mga turo bred natin. Gano'n na po kayo katagal sa karera? I mean, dito po, sa pag-perform natin sa... Ma'am, siguro mga 38 years na sa pangangabayo. 38 years. Kailan po kayo nagsimula? Nag-umpisa po kay Mr. Jerry Gonzalez, commissioner. Mm-hmm. Tapos napunta po kay Mayor Bagatsing. Ah, okay. Mayor. Kay Ramon Bagatsing po. Tapos nakuha din ako ni Congressman Amado Bagatsing. Mm-hmm. Tapos napunta po kay Sir Sandy. Sandy Javier. Oh, yes, sir. Ma'am. Tapos hinana po ako ni ano ni Mr. Ato, ni Edmond Moreno attorney. Tapos dito na po ako. Ah, may napunta pa rin po ako kay Mr. Antonio Diobago. Mm-hmm. Tapos dito na po ako muli. Ayun, nakaikot mo rin pala kayo. Ito po yung pangarap ko na sabi ko nung pangarap ko pa lang ma'am na sana ito na last kong kakapitan ng farm. Natupad na ma'am yung pangarap ko yun. Sabi nga ng mga kaibigan ko, pangarap natutupad pag nagkataga. Gano'n ka nakatagal exposed dito ano sa horse farm? Ano po, mga 2 years pa lang po. 2 years. Pero marami ka na nalalaman? Sa breeding po, okay naman po, marami na po. Yung sa pag, ano lang po nasa kabayo, tsaka po yung mga pagbibigay ng mga gamot, tsaka pag-observe sa mga kabayo kung may gano'n po sila naramdaman, may mga colic. Mm-hmm. Na ano ko na naman po yun, natutunan ko na naman po. Natutunan. So na aagapan nyo. Kasi yun ang pinakamahirap, no? Yung unang signs po ng colic, kailangan po maunahan po siya ng gamot para po hindi tumuloy. Anong unang signs ng colic? Ako, yung parang nagpapawis po siya, tapos parang irritable na nagkakamot po siya. Gakamot. Tapos pag gumulong na po yun. Ano so, po yun, gumulong po. Pag nakita mo na yun, lalapitan mo na agad siya? Sa una pa lang po, yung parang balisa po siya. Una pa lang po yun, dapat mga bigyan na po siya ng gamot. Gamot. Opo. So, ginagamot yun na guard siya? Opo. Pagka ano po kasi yung gumulong na po siya, ano na po yun, matagal na po yung naramdaman niya. Ibig sabihin, sobrang sakit na. Opo. So, yun yung mga pain level ng kabayo. So, syempre, una, naiirita dahil may masakit. And then, kapag naggulong-gulong na daw siya dyan, ibig sabihin, katulad natin, di ba? So, siguro mga nasa 10 na yung pain nila. So, punta tayo sa kabila. Ano pa bang meron dito sa farm nyo? Ma'am, yung mga stallion natin, pwede natin iparada. Yeah, sige, pwede natin iparada. Tapos, doon tayo, ma'am, sa kabila. Dito, ma'am, sa kasada tayo.